gunggong na noon, tapos when he committed the crime, gunggong pa ngayon. You know, alam mo kung maniwala kay judge sa mga, ano, huwag iba sa newspaper pati yung, maraming ano dyan, virulent ang ano, lalo na yung istasyon na talo yung EBS, Inquirer, na talo yung kandidato nila. They become really vicious and virulent. Ganun niya, babasa mo, kita mo, ano, talagang tinutwist nila. Yung slant na slant, sinasadya na they do not complete the sentence and they just zero in on the adjective or kung ano ang however you describe the situation. Ganon niya, those are the persons na wala na silang nakita sa bundong ito na maayos. And that would also give you the itong mga mayaman ng mga elite. Galit sila pag talo yung kandidato nila. And just like the other as necessary. So hindi ko naman nila pinapakinggan, hindi ko naman binabasa, except of course yung factual news kung ano nangyari itong araw na ito. Pero yung mga opinion writer, there are a lot of us talaga, as in us. So, okay lang sa akin yan because I've been and si Inday Santiago, I've been mayor of Davao for 23 years. Kinakain ko yung mga atake na atake. Yun ang... But if you just want the truth, just read us once, no more. But we don't have an obligation to lie. So, hindi ako nagsisinungaling. But abet anong utang ko sa Pilipinas na would compel me to voice the lie. For what? Di sabihin ko na tuloy yung totoo para malaman yung, ito yung totoo. I do not go into that kind of rigmarole na maraming istorya. Diretso ako. It is my duty to protect and preserve the Filipino. If you destroy my country, hindi tayo mayaman eh. When I get old, alam mo yan, Inday, alam mo yan, Danny, kita mo naman, sabi-sabi lang nila, kita mo naman yung status ko sa buhay sa Davao. I have to depend on my children when I get old. Sila yung magbili ng oxygen ko. Sila yung magbili ng medisina. Some families or most of the families na ano sabi ninyo nasa middle class, walang middle class dito. Pag nagkasakit ang lola, prenda talaga ng lupa yan, prenda ng ano para lang. Tapos gagaguhin ninyo, magpatayan tayo diyan. Sigurado yan. This campaign will not end until after the drug lord, the last of them will be killed. And the street. Kasi kung may shabo, may runners, a user is always a poser. So, pag may mga runner, everybody's happy. Patayin mo naman ang drug dealer, pero marami pa rin runners. Somebody will be tempted to produce kasi pera eh. Yan ang problema. It is an apparatus which I have to destroy. Both, kasi tingnan mo ang Inquirer. Ang sinasabi ko, sila ang may sabi na pinapatay ko raw ang mga mahirap. Alam mo ang Inquirer kahapon, no? Talagang bullshit ang putang ina niya. Basura talaga yan. Basta yung eleksyon na ganyan. The poor will be killed. Tingnan kung mag-slant. Ayawang ko ba, but someday, you know, hindi ko tinatakot, but someday yung karma nila dadating. Talagang mga walang hiya ang mga putang inang journalista na. Sabihin ko sa iyo, talagang walang hiya, pati yung ABS-CBN. Because if I have the money, putang ina ninyo, nandyan na ako sa gobyerno ngayon and you can request any son of a bitch there
sa Central Bank, tell them to get a statement. Bakit ako magbigay sa kalaban ko? If there is really 200 million sa account ko, I will resign tomorrow. Yan ang hamon ko sa lahat. And if my children would get involved in corruption, I will gladly step down. Yan ang totoo, mga inquirer, mga bullshit kayo, pati yung ABS-CBN. Basura yung inano ninyo. Dapat may magsabi sa inyo ngayon, putang inan ninyo, sinubrahan ninyo ang kagalukuhan ninyo. Dapat talaga yun, somebody should say, putang inan ninyo. Baka takot magsabi, patakihin mo na ako natakihin. Ara-ara-ara, pag makita kitang may-ari, sabihin kita, mukain kita, putang ina mo, bastos ka. Huh. Me? If you ask me that I'm very happy to be president, shit, I'm not. Nagsisi ako. Kasi may mga press pala na putang ina na walang alam kung hindi kasi nung mali. Ano ako? I do not need this at the time of my life. I'm 72. Parami pa ko speculation siya na, mga may sakit ako na, bakit ang lolo mo? Hindi namatay? Gago talaga itong mga putang. Uy. Kayong mga preto, kayong mga Lopez, did your grandfather live forever? Lul pala kayo. Oh, pagbuti ang magbabuyan na tayo dito, ayan o. Hindi magbabuyan tayo araw-araw. Bakit ba? Yung bang mga lolo ninyo hindi namatay? Ang lamang lang ninyo kasi mayaman kayo. At least they died. Wala man din. At the end of the day, we will be all carcass. Ganyan akong... Kaya, 211 billion? Million? Huwag na yung billion, million. Mag-resign ako. Totoo lang. Kalungkatin na ninyo lahat. The life of a worker of government is always open to... Ako, prangkahango kayo. Mga bastos rin kayo, totoo lang. Yung ginagawa ninyo, kabastos. Eh, di ako. Kuha ako ng programa araw-araw dito sa PTV4. Bastosin ko rin kayo. Ganun na lang. Pag sinabi mo, editorial mo, putang ina, sabihin ko, putang ina mo rin. Para tabla-tabla tayo. Tingnan natin. Mga mining, so, you know, I won without money. I won ang presidente ko, ang mayor, ang governor ko, si Aime, si Ubet, Garcia sa Bataan, yung isang sa Mindanao na mahal ko. Siyempre, ang love. No, bumaliktad siya. I got 100,000 there. Kaya mas between a campaign funds and lab, doon kayo sa lab na talagang hindi mo wala. Wala ang congressman ko, yung si Nograles lang. Wala akong utang na loob, kaya ako putang ina. Hirit. That is why if you want your country, the ideal country that you want. Ngayon na. Back up ko kayo lahat. Pag may kurasa man. Nabi ko, even a whiff of corruption sa cabinet ko. And used to na itong NEDA, the infamous 3 years, 2 years, 5 years ang application dyan. All cabinet secretaries are only given 1 month to work on the papers. There has to be a routine there na matignan ko, ledger or something. And sa mga directors,
to itong mga tamad to isa pa. Ba, mantege sa akin, they're only given 15 days. You must be the first to report, last to leave sa opisina mo. And you must husband the routine of papers. I-husband mo para see to it that after 15 days, hindi ka mapasubo. Hindi ako nang ano dito, sinabi ko sa inyo. Pag tinatawag, patawag kita dito, bastusan tayo, either sipain kita or sampalin kita. Ako pa ipaprank ako sa inyo. I called all the mayors. Tatlong ganito kalaki. Three groups. Nabi ko talaga sa kanila, putang ina, huwag kayong pumasok ng droga, papatayin ko kayo. Talagang papatayin ko kayo. Mamili ka, ambos, sniper. Huwag mong sirain ang bayan. If there's anything that would really get my goat, yung sisirain mo yung mga bata. Talo tayo eh. Next generation, medyo limping, if not totally. Pero mo, gumbo sino mo presidente sunod? Kung hindi ko ito matapos, sino presidente ilalagay mo? Paano niya tapusin? Eh lahat mo yan takot makulong. Kung hindi ko ito tapusin, patay ang Pilipino. Kaya tapusin ko talaga to. Kulong. Kulong. 72. Isang araw. 72, 73. At that time, wala na rin ako. Totoo. Magay nung picture sa yung birthday ko. Kasi yung picturean yung kwarto ko may converter sa oxygen. Karami na namang ano. Di ba sinabi ko sa inyo, I never lied. Tinanong ako doon sa the debates, anong sakit mo? Sabi ko, Barrett dito, sa inom pati ano. Burgers because of smoking. So, ang circulation ko, hindi maganda. Lack of oxygenation. Ano. Kaya pati pagtulog ko, kasangsag ako. If you want to remain beautiful, use it. It's good. Totoo. That's the sabi ng mga doktor. Sabi ng mga doktor, use it. Kasi kung babae ka, para gumanda ka lalo, mas maraming temptation. Ako, gagamitin ko yun kasi ang brain ko daw may suffers lack of oxygenation. Matagal ko na ginamit yan. When I said that, wala akong tinago. May nakita nila yung parang oxygen. It's not really an oxygen, it's a converter. Wala ba na akong tinago? Magtanong sila, ano pang sakit mo? Noon, nung bata pa ako. Siguro mga limang beses ako balik ng doktor. Pinador. Alam mo na kung ano. Oil base. Punta ka sa diyan, sa Raon. Pagka 3 days after, ayun na, putang ina. Balik na. Sabi ng doktor, tayo na katatlo ka sa isang taon ngayon, ha. Well, hindi ko kasi marami pa akong problema ngayon. Eh, at least nakabuga ako. Totoo man, inquirer, you've never been fair. I know that it's supposed to be antagonistic. But fair, you're not. Bastos kayo.